Okay, hello mga kapanalig, it's your boy Kapitan Kidlat and welcome to another Trading RX session. So tonight, I am with the man, the myth, and the legend, Mr. Isaiah De Villa or Power Lift Trade. But before ko i-introduce siya sa inyo, kapanalig, ito ang tanong ko sa inyo, kapanalig. Sino sa inyo yung mga mahilig sumakay sa ceiling play? Okay, so please type 1. Please type 1 in the comment section if mahilig kayo sumakay sa ceiling play. Okay, so pag-uusapan natin ngayon is we want to ako naniniwala ako guys na every master was once a disaster. Wow. Galing kay T. Harv Eker 'yon. And naniniwala din ako na every master is kailangan maging specialist of something, whether you're a chef, meron kang specialty. Or let's say, doctor ka na master, meron ka rin specialty or even subspecialty. Kanya, surgeon ka or pediatrician ka, ganyan. And sa trading naman, ganun din yung gusto natin na mangyari. Sa trading, gusto natin na meron tayong ma-master na something. Whether a trading style or a setup or a way, basta a way of trading, di ba? And sa journey ng mastery, malaking bagay yung malaman kung saan nang galing yung trader, ano yung mga pinagdaanan niya para mapunta siya kung nasaan siya ngayon. So mamaya tatanungin natin si Isaiah De Villa or si Power Lift Trade, bakit ayun yung road na tinahak niya, bakit ceiling play, and ano ba yung mga ins and outs ng buhay ceiling play na trader, and what else? Pakilagay dyan. Meron tayong form na nilagay dito. Ano? Ito na tayo. Ano? Without further ado, i-introduce ko na sa inyo yung speaker natin. Actually, it's the second time pala. No? Na sabi ko kagabi, ang buong akala ko, first time lang nito ni Ice Money na makaano. By the way, Ice Money is one of his screen names din. Okay, pero anong tawag dito, na-interview ko na pala siya years ago. Siguro nag-uumpisa pa lang yung Trading RX, and we talked about his journey. And tonight, gusto kong pasadahan ulit yon. I'm sure maraming mga traders na ngayon pa lang natuklasan yung Trading RX or yung trader development. So ipakilala natin, hayaan natin siyang magkwento dun sa trading journey niya. And we will go through the questions, and ako din may mga personal din akong tanong about ceiling play. And of course, kung ano ba yung talk niya sa Trade Chela. Okay, so ayan, bigyan natin ng isang bagsak si Ice Money. In 3, 2, 1, boom! O Brad, nasaan ka na? Nasaan ka na? Yun! Pucha! Okay. Ayos na. Okay, good evening. Salamat sa lahat ng nanonood. Ano ba? Basa ko, sabi ni Jay Ford Cup, ano, half man, half ceiling daw. So parang okay yung sa t-shirt, ano? Yun ang ano ko eh. Mm-hmm. Pwedeng ang ilagay yan, Brad. Palagay tayo sa ano. Pero ano bang gusto ko sabihin? Actually, yun nga na sabi ni Cup, it's my second time here. Now, Cup, ewan ko kung hindi mo naalala, pero yung ano ko nun, yung parang demeanor ko nun, hindi pa ako sanay ng ganito. Ewan ko, naalala mo eh. Parang mahihayin pa, medyo tahimik. Pero ngayon, now, nag-ceiling na rin yung ano ko. Yung bunganga ko, ano. Pwede naman. Parang yung ano. Ewan ko, kung tatanong mo ngayon, parang medyo bibo na ako, di ba? Mm-hmm. And, alam mo ka, before to ng ano, yung unang yun, before ng MMI yan ata eh. Mind intensive. Oo, tapos yung Ice Money, doon na punta yon. Ay doon na binyagan yon. Noong nag-rap ako ng MMI. Naalala mo yung cup? Ewan ko, naalala mo yun. Yung pala ang ano noon. So, parang ewan ko, parang everything happens for a reason. After noon, no, medyo ano na ako. Comfortable na ako sa ganitong mga speaking, di ba? And of course, syempre naman, gumaling din tayo sa trader. So, yun naman yung ano natin. Yun naman yung ano. So, yun. Sa mga, ano ba? Anong kailangan ko sabihin? sa kanila pwedeng ma-follow, Brad? Follow me sa page ko, Power Lift Trade. So, ano lang yun? Nawala si Ice Money. Yun lang.
Okay. So, bigyan natin na isang bagsak yon in 3, 2, 1. Boom. Okay. So, yan. You can follow him sa Power Lift Trade. Okay. So, ilalagay ko dito yung ano. Ilalagay ko dito yung... Teka lang ha. Antayin natin siyang bumalik. Pero I will put in the comment section kung ano yung page niya. Okay? Para ma-follow nyo siya. Okay. Power Lift Trade. And I'm sure... Yes, siya din si Sir Tor. Oh, ayan, oh, Power Lift Trade. Siya din si Sir Tor. And ang kinagandahan dito kay Ice Money is, ano yan, nagla-live to every time na merong ceiling play. Actually, kanina, nag-live din siya, no? Kasi merong ceiling play kanina. Kaya nga, very timely. Parang, sabi nga namin, parang ano eh, na, anong tawag dito? Nag-blessing in disguise. Okay? So, nag-dilang anghel yung trading RX niya for tonight. Kasi, ayun, pwede namin pag-usapan yung, ano, yung ABS na nangyari kanina. Nag-sealing yung ABS. So, if naka-trade ka ng ABS kanina, please type ABS. Okay? Please type ABS if naka-ano. So, nagla-live yan. Sometimes, kasama yan si, ano, si Carl Matthew. Okay? Yung mentor ng, ano, ng The Core Trading Program. So, kasama din yung sa MYM natin, ano. I want to tackle ceiling play once and for all. Diba? Gusto kong, matagal ko nang gustong i-guest to si Ice Money. Sa totoo lang si Isaiah. Dahil ano talaga to, ceilings play specialist. Because gusto ko kayong tulungan, ano? Specifically dun sa mindset. Sa totoo lang, ang ceiling play for me, pare-parehas lang yung ano eh. Pare-parehas lang din naman ng structure niyan. Diba? Sa normal na ano. Sa normal na mga play sa daily chart or even sa weekly chart. Pero, ang pinagkaiba is of course yung mindset ng trader. Di ba yung lakas ng loob or what? And of course, yung mentality. So, ayan na. Bigyan natin isang bagsak si Ice Money ulit. In 3, 2, 1. Boom. Hello. Ano nangyari, Brad? Nakayakap. Hindi, huwag ka mahiya dyan, Brad. Ang pinagandahan dito sa mga kapanaligs natin, Brad. Eh, maintindihin yung mga yan. Di ba? Dahil lagi naman natin nakakasama yan. Nasipa ako yung saksakan. Tsaka kabado. Kabado ka ba, pre? Hindi. Kasi iba yung angle ko eh. Nakarap ako. Anyway. Oo. Oh. Ayun. Ayun. Sorry. Pero ito na. Sige. Ano na? Anong question mo? Oh, so, hindi, pre-numote natin yung Power Lift Trade. Pero, Brad, ito ha, dun sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo and dun sa mga bago pa lang din dito sa Trader Developments Trading RX, baka bigyan mo sila ng idea kung papaano ka napunta sa stock market and papaano ka, yung very quick, ano lang, glance lang ng trading journey mo. Tapos let's start from there. Okay, very quick. Nagsimula as with majority, yung investor type. So, kung kilala mo, Cap, si Ayala Raya. So, yun yung nagpa-hype sa akin. Ano? Nasabi daw is, ang tawag dito, peso cost averaging. Tapos, eventually, ang next step ko is, hindi pa kagad ako nag-open. So, ang next step ko, mutual fund. So, nag-open ako mutual fund doon, no, sa kalakasan. Pero parang, eventually, nagpa-google ako na ano ba meron sa mutual fund, ganyan-ganyan din. Eventually, yun nga, ang daming mga Facebook groups noon na parang nagpapakitaan ng gains. Ewan ko kung ngayon eh. I mean, ganun din ngayon, no, pero iba na yung landscape. Pero doon, no, papakitaan ng gains. Tapos parang nabuksan yung isip ko na, ay, shit, pwede pa lang ako na lang yung mag-trade imbes na sa mutual fund. Diba? So parang ganun yun. Then yun nga, eventually nag-research and then nag-join sa mga mentoring yun. Ikaw, syempre mentor kita. And then ayun, the rest is history. No? Nice. Okay. So if nag-start din kayo ng ano, no, ng mga ganung klaseng pa-invest muna, pa-attend muna ng seminar, please type 8. Okay, kasi ganyan din ako. Ganun din ako nag-start. I was a seminar junkie as well. Okay. Sige, and then let's talk about yung bago tayo pumunta rin sa mga questions, ano. Gusto kong malaman kung bakit ceiling play yung palagi kong naririnig sa iyo na bukang bibig mo or sa mga post mo, puro ceiling play, Brad eh. Ano-anong meron sa ceiling play? Bakit malapit siya sa iyo? Malapit sa akin. Teka. Nasabi ko to doon sa Trinchella to ko eh, na intro. Walang kinalaman sa technicals, pero ito yung play na nakapag-turn around ng port ko. Literally ah. So from negative to green, literally the one play. And yung stock na yon, ECP 2017. Uh-huh. Yun yung parang ano, di ba?
diba yung the first break even sobrang sarap cup. From correct. from red ka, diba? Then bigla na break even screen. Ayun yung stock ko. ECP ceiling play yun, 2017. So, ano na. And practically speaking, ako naman, hindi siya nag-iayabang, pero every time na may ceiling play, I'm looking at least a 6-digit gain pag may ceiling play. Diba, Kap? It's, ano, hindi yun out of this world. Hindi yun Photoshop. Realistic yun. Actual yun na pag may ceiling play, at least 6-digit gain. Kahit pa sabi mo illiquid yan or what. Yun yung ano ko, yun yung nakikita ko. So parang ano siya, Kap? ATM, kumbaga. Ang parang, oh, ito na, may bonus. May bonus. May bonus tayo. Oo. Magkano yung kinita mo dun sa ceiling, sa ECP, Brad? Yung, nung, ay, hindi magkano. Ilang percent yung kinita mo dun sa ECP? Ilang percent? Kasi yun, pagkabili ko, next day nag-ceiling, I think around 45% in one day. 45%. Yun, tapos, kasagsagad ng telco. Oo, inano niya na. Parang binawi niya lahat ng mga losses mo. Hindi naman sa ganun. Actually, malapit na rin ako. Hindi naman sa sobrang laki. Pero malapit na rin ako. Pero yun yung parang bumasag talaga. Ah, okay. So, kumbaga parang somehow, meron ng momentum, ano? Momentum. Pero gano'n ba kalaki yung talo mo? Hindi naman, ano? Hindi rin gano'ng kalaki. So, actually, sa mga hindi nakakala, medyo matagal yung learning curve ko, ano? Pero I think one of the reasons din, kasi hindi ako dumaan cup doon sa sobrang laking talo. Ewan ko kung naniniwala ka doon, no? Di ba usually sinasabi mo nanggagaling sa wipeout, nanggagaling sa ano. Ako hindi ako nanggaling doon. Ang ano ko lang is, medyo medium loss, pero ang tagal na time. Uh-huh. Ang tagal na time. So, ganun yung pinagdaanan ko, ano. So, unti-unti naman. Ilang percent yung medium loss? Kasi medium loss ko, mga ano lang, at the most yun, negative 20 lang. Wala lang yun. Eh, hindi pa ganun kalaki yung port ko noon. So, parang wala lang yun, monetarily speaking, di ba? Eh, yung iba, di ba, parang nag-average down pa sa kung anong stock. Or ikaw, na-wipe out ka ilang beses. No? So, parang ako, hindi ko naman napagdaanan yun. Swerte rin. Okay, so, parang ano siya, Brad, nagre-range lang yung loss mo, let's say, parang ano, 10%, 20%, naglalaro lang doon, parang ganun, for ilang months or years yon na nandun sa limbo. Pucha, 1 to 2 years. Tagal din, Brad, ha? 24. Oo, matagal din. Pero yung 1 year, yung unang year doon, hindi pa ako marunong. Oo. So, kumaga parang nag-consolidate, Brad, nag-range. Nag-range yung... Parang ano, pagka-IPO, nag-red muna. And then, saka... Oh, pagka-IPO, nag-red, tapos nag-range sa baba. Oo, tapos bumawi. Ano nga yun, ano, oh, para, if naiintindihan mo yung illustration namin, kapanalig, please type range. Kung naka-relate ka na nagre-range din currently or napagdaanan mo rin na nag-range yung portfolio mo dati ng ganun ka ano. Okay. So hindi ano pero mahirap kasi sabihin Brad na ano eh let's not compare ano dahil pwedeng malaking ano siya sa iyo. Yung 2 years is not I mean parang yung percentage na loss hindi siya ganun kalaki nga relatively pero yung 2 years Brad baka nandun yung ano eh nandun yung pain, nandun yung sakit kasi medyo matagal yun. And yun nga, yun yung naging learning curve. So, what happened? How did you transition? I mean, parang, sabi mo, it's just yung one trade. Diba? Pero may momentum na doon. I mean, about your habits, your behavior, your mindset, saan nagkaroon ng parang change or transition? Okay. Well, una muna, tama ka, Kap, no? Hindi man ganun kalakas yung intensity nung parang loss. Pero yung duration medyo mahaba-haba no so medyo ano nga yun yung naka-effect sa ano bang nagbago sa akin siguro ayoko maging baduy pero sabihin ko parang nag-click na lang bigla eh paano ba yun Gab? Parang ano nag-click na lang na nalaman ko yung style ko talaga ayun eh may kinalaman din sa ceiling play no na mahilig pala ako chupetero short term ayun din siguro pwede yun part ng before I want to trade the whole run. So, kunyari, nag-breakout, tapos sa whatever, ganyang run. Gusto ko masakyan ko yung buong run. Mm-hmm. Tapos, pag hindi ko nasakyan sa buong run, isa pa to, no? Deadly, no? Pag hindi mo nasakyan sa umpisa, ayaw mo na. Diba? Ayaw mo na. Not knowing na pag mature trader ka na, which is, yun nga, eventually, na-harness ko, na kahit
putol-putol yung run, basta may naksakyan ka doon, natawag ko doon pachi-pachi, di ba? So kunyari, 50% yung move, pero dalawang 15%, dalawang 20%, pwede na, no? Kesa yung isang buong 50% na huhulihin mo. So parang gano'n, no? Nag-mature as a trader, nag-mature yung mindset. Isa yon, and then, ano ba? Wala eh. Ano talaga eh. Siguro timing din. Timing, no? Na may mga ganung place, nakasagsagan ng telco. Oo. Pero yung umpisa ng telco, hindi ko pa nasakyan yun. Hindi ko pa nasakyan. Parang hindi ko pa alam gagawin ko, no? And then eventually, yun nga, ito na lang siguro, just ano. Kung hindi ka tataya, wala talaga eh. Kung hindi ka tataya, wala talaga. So parang, just do it. Na-trade mo na lang. Trade mo na lang. So yun nga, na-trade ko, no? And kasi for beginners, parang medyo nakakatakot yung ganun, di ba? Correct. Naman siya nakapag-ano, as opposed to sa mga simple breakout or whatever. Yung ceiling parang, paano kung gap down next day? Paano kung ganyan-ganyan, di ba? Pero, tanong ko rin, what if gap up naman? What if nag-ceiling ulit? Ayun, so... Ganun. So, in other words, Brad, nagkaroon ka ng breakthrough doon sa mindset mo? Yes, of course, yes. Unang breakthrough is yung... Let's say natanggal yung ano no natanggal yung kagustuhan mo na masakyan yung entire move. Yes. Parang tinanggap mo sa sarili mo na okay lang sa'yo ng pachi-pachi. Okay, that's the first breakthrough. And then the second breakthrough is yung anong tawag dito, nilakasan mo lang yung loob mo doon sa mga high volatility and yung mga high risk na place na ganun. Natulad yung sa ceiling. Okay, so talagang it was a ano sa bagay personal development intangibles pa rin talaga yung ano doon eh. Oh, yung, kasi I'm sure alam mo na kung ano yung mga concepts ano. Oh, exactly. Those hindi sa minamaliit ko yung technical knowledge pero for me ang dali ko na pick up. Kaso walang ibig sabihin yun kahit book smarts ang tawag doon, di ba Kap? Wala yun kahit sa ulo ko lahat ng patterns, sa ulo ko lahat ng parameters. Wala yun, hindi mo mapindot, buy and sell, hindi mo makontrol. Ayun, yun yung kailangan ko ma-improve sa sarili ko. Yun. Eventually, na-ano ko naman. Na-overcome mo. Oh, congratulations. O, bigyan natin ng isang bagsak si Ice Money in 3, 2, 1 na na-overcome yan. Mahirap yung ma-overcome, guys. Oo, Kap. Yung... Andali mag-aral ng text, Kap, di ba? Ikaw ba sabi nun, 10% lang yun? Mm-hmm. Ikaw ba yun? Parang totoo yun. Totoo yun. 10% technicals na. Actually, 1% technicals, 99% intangible. 1% lang pala. Oo, yun yung ano. Okay. Parang ano. Pero kasi Brad, mahirap siyang i-ano eh. Mahirap siyang i-grasp eh. Sa totoo lang. Yung ganong klaseng mindset and ganong klaseng mentality. Because our minds or our brains are designed to tell us na hindi, wala sa intangibles yung problema. Okay ka na dyan sa intangibles. Ang problema is technicals. Meron kang hindi alam. Meron ka pang hindi nalalaman na alam ng iba. Kaya sila kumikita is because may alam sila. Baka meron silang setup na alam or meron silang alam dun sa ATR, sa ADX o kaya sa RSI o kaya sa stochastics. Baka may iba sila, may secret indicator sila. Ayun ang sinasabi ng brain natin eh. Kasi our brain is... Ang ginagawa lang naman niyan most of the time is justification eh. Naghahanap ng sagot dun sa why. Di ba? Pero tapos it will try to justify with rational things, logical things. Okay, pero yung let's say yung katulad ng ginawa mo, yung second breakthrough mo, acting in spite of fear, mahirap irrationalize yun eh. Kasi sometimes fear is irrational eh. Di ba? Mahirap yun bigyan ng justification or ng explanation ng brain natin. That's why nandun yung resistance to embrace yung buhay ng intangibles or yung personal development. At the same time, yung pride and ego rin natin play a major role doon sa ganong klaseng mindset na parang yun nga, parang okay na ako dyan. Alam ko na yan. Alam ko na kailangan ko maging patient. Alam ko na kailangan ko maging disiplinado. Alam ko na kailangan kong maging courageous pagdating sa mga trades ko. Yun lang. Kasi madali lang yan. Pero in real life, actually mahirap eh. There are a lot of plays na nami-miss natin. There are a lot of plays na mali yung natitrade natin because mali yung make-up ng intangibles dun sa ano. So,
Ayun, congratulations ano for kasi 2000 sa 2017, so 3 years ka nang consistently profitable, tama ba? Oh, hindi, 2018 'yun pala, sorry. Yung EZP 2018 pala, sorry. Mhm. So okay. 3 years na rin. Bigyan natin ng isang bagsak, CPT na pala to. So paki-type diyan CPT. So bigyan natin ng isang bagsak in 3, 2, 1. Boom. Consistently profitable trader.